puso, kung maka-review, this is Ken sa PTT. At ngayon, gagawin ko na naman ito ng reaction ang napakagandang collaboration, ano, mga ka-review, ng Alona Carter, ng Cartel, featuring Donggalo Record, and MDPK, X Dados, MX Fidil, and produced by, tanong na atin mo natin, sino pa nag-produce? Produced by Kerobits, no, mga ka-review. And napanood ko na to kagabi, itong video na ito, no, mga ka-reviews. Napakaganda talaga. Kung may all-star sa kabila, dito naman sa ano sa Donggalo, pinagsama-sama nila yung mga magagaling, no? Super gagaling, no? At talagang pwedeng-pwede nang pang ano, pantapat, no, mga ka-review, no? Sa mga doon sa mga nagdaang araw na naglabas din ng Getong Hindi. Ang ganda, sobrang ganda. At lalong umanga ng gusto, no, nung narinig ko si Balasubas, si Tiwakal, at nandito rin si Basti, pagkakaalam ko, no. Hindi ko ano kasi nakamas siya eh, pero parang alam ko siya yun. Comment lang kayo kung siya ba yung nakapulang jersey na Donggalo na nakaganyan. Ito yung iyakan, pang-apat na pala to, no. Re-reviewin ko yung 1, 2, 3 next time siguro pagka may oras na ako. So, wala na tayong ibang inaantay. Umpisa na natin pakinggan itong magandang track na nilabas ng Donggalo Records with Alona Cartel, no, mga ka-review. Start na tayo! Isang pagkakagawa ng MV. Malupit yung pagkakagawa ng MV rito, no, mga kalbi. Hindi na talaga maaalis sa mga ano, sa Donggalo pagka naglalabas sa mga gentong track, yung mayaso, no. At eto na siguro yung panibagong kukunan, no, para mabuo uli yung mga gentong distrakan. Tama na ang pasakalye sa muli kong pag-atake. Kabahan ka at pagsisisihan mo kung bakit pa kasi pinalagan pa. Di na lang nanahimik, nagamong ka pa para mo lang nilagay sarili mo sa bingit ng kamatayan ng patunayang mas malupit ka. Huwag mo nang ipilit. Di ba dati mo na sinubukan yan at pero wala magandang na idulot sa'yo pagkat yung mga ginamit mo na mga letra puro laman na pulo. Tapos ngayon ay sasabihin mong mahusay ka sa larangan. Oh, na extra pa si ano dun ha, si extra ha, bakis na ID ka mapakinggan ng mga bukan yan at pero wala nalagan pa. Di na lang nanahimik, tama na ang pasakalye sa muli kong pag-atake. Kabahan ka at pagsisisihan mo kung bakit pa kasi pinalagan pa. Di na lang nanahimik, nagamong ka pa para mo lang nilagay. Ito, no, patama to kay King Multi yata, I think. Baka, siguro yun. Ito yung mga birada. Bingit ng kamatayan ng patunayang mas malupit ka, huwag mo nang ipilit. Diba dati mo na sinubukan niya na pero wala magandang na idulot sa'yo pagkat yung mga ginamit mo na mga letra puro laman na pulo. Tapos ngayon ay sasabihin mong mahusay ka sa larangan. Sana ay di ka mapakinggan ng mga kabataan para di katularan. Kasi nga, di ka naman nababagay sa ganito mga bagay. Dapat mo na gawin ay tigilan mo na. Panibuhat na ba kumuhalata ng mga tao, di ka pa rin nagbago. Tangin na, motherfucker, take a bend. I don't mean never believe, I don't give a fuck what you be telling. People prove it to me, I know that you never do, never been, never will or will. Kasi pa sinigis siya. English pa yun, ha? Ayok! Nadaramay, pwede ba? Pakilupitan mo kung sakaling gusto mo tumira pabalik para masaya. Para nasa ganun pawisan ako ng konti, di yung puro ilaga mga tataktika. Ano ba sinabihan na kita? Ang aala ko dati, no, mga ka-review. Wala, ang talagang ano ng Donggalo is pagsakan lang, no. I think marami sa Donggalo ang nakakagawa ng lahat, ano. Tulad ng speed rap, pagsakan, multi, ba? Double time, triple time. Yun yung mga ano, no. Akala ko kasi alam naman, lingid naman sa kaalaman natin na talagang ang mga nagsimula ng mga gentong mabilisan is meron talaga, no. At
hindi ko rin may dito sabi kung talagang siya nga, dahil nga noong mga panahon na yon talagang nakapokus lang talaga ako kung ano yung mga labas ng Donggalo. Kung ano yung mga bagong labas ng Donggalo track at yung mga kilala ko lang na rapper, no, mga ka-review. Kaya hindi, nagkaroon lang kasi ng mga bagong track since nung pumasok na yung 2000 eh, no, mga ka-review. So, ngayon, naglalabasan na yung mga skill, no, pagdating sa rap scene ng mga, ano, ng mga kasakop ng Donggalo, kampo ng Donggalo. So dito marami pang ipapakita, no? Marami pang mga membro ng Donggalo na kayang maglabas ng mga kaibang mga skill pagdating sa rap, no, mga ka-review. Kaya yung mga kabilang kampo, I think nagpe-prepare din niya, no? Maglalabas at maglalabas din ng mga ano muna pero di ka nakinig sa may babala. Pwes, ito nang katapos sa mundi to katang. Isip gawa ng katang, hamuda pa sa makalumang bagsak ng instrumento. Ipapamalasang makabagong sulatan. Simulan natin sa 50% parang si Tagurong lumabas na ugatan. Pero dito parang masa at enerhiya. Husay ko'y walang wasto ng mga sukatan. Kaya't sumatotal di maestima dahil inihila mo po sa laban nating tulakan. Paano nyo ko lalabanan sa laro ng utakan? Kung panay mga bakanti yan parang paupahan. Kayo nung natikman nila konting kalangitan. Nalimutan na nila paan nila sa lupaan. Yan na rin siguro yung nag-iisang dahilan. Bakit Pilipina balik ako sa sagupaan? Ako'y para si siyang sangdigmaan ay gustong tapusin sa mapayapang usapan. Pag hindi ka nakinig, umpisahan mo nang silipin ng larawan ng inyong katapusan. Pag estilo ko wala sa Kama Sutra. Pag tumira to nila, labasan nyo pasukan ng mga dugo para kang tinatagusan. Pero di maagapan kahit meron pa sa tour. Kung ninyo ko kilala, ako isang kolektor ng mga bungo ng rapper sa aking aparador. Nagabira ng mga tirador, ma-action ng paglalakbay ko. Mala transporter, mga rhymes ko ay laging primal. Optimus to na nasa Transformers. Di karaniwang vampira na para si Blink. Ito mo na mga ka-review, no? Bumabalik na yung mga, parang binabalik na nila yung mga dating formahan. Papansin niyo po. Ito talaga yung tunay na formahan ng mga hip-hop. Lalo na noong 90s. Nakakakita ka ng maluluwag na damit, maluwag na pantalon. Ano pa nga nun eh, kausuhan pa nga nun ng Nike Cortez, white shoes. At kayo ng, tsaka yung Jirbo. Yan, yun yung mga dalas na nakikita ko na. At meron din ako nun dati, Nike Cortez. Tapos, ano mo, susundan mo ng lowest pants, malaki damit, o kaya naka-jersey ka, sabay naka-advisor ka, o kaya close up. Angas mo na nun. Tapos dadaan ka dun sa kalye ng bad punks. Paglabas mo, bugbog sarado ka na nun. Late tawagin mo kong daywalker. Professional kumitel. Pagkabulag talalakad lang mala jaywalker. Ako nga, eto nga no. Sure na sure ako dito. Kilalang kilala ko kasi yung boss. Ito, sure na sure ako dito. Si Boss Basti nga to. Kilala ko kasi yung bosses niya talaga. Kagabi kasi parang pinapakinggan ko. Hindi ko siya ganong mano. Ngayon, nakikita ko na si Boss Basti to. Comment lang po kayo kung mali ako, no, mga ka-review. At request ko sana, no, kay Sir Boss Basti. Sana maglabas siya ng track ng yung parang mala Bone Thugs and Harmony yung rhymes. Kasi nakaka-miss yun. Isa rin ako sa umiidolo sa Bone Thugs and Harmony, no, mga ka-review. Nakita ko kasi yung potential sa kanya nung mga verse ng Bone Thugs and Harmony, no, mga ka-review. Sana marinig ako ni Boss Basti ng Donggalo Records, no. Sana maglabas siya ng isang buong track, no, isang buong kanta na mala Donggalo ang dating, no. Ay, mala Donggalo, mala Bone Thugs and Harmony ang dating ng voice, no, mga ka-review. So yun lang, no. Kasi nung this track na inaantay ko sa kanya na maglabas siya ng track sa Bone Thugs and rhymes ng Bone Thugs and Harmony. Kasi nung narinig ko siya, nung pasagsagan ng distrakan, hindi ko alam kung sa respeto yun. Iyakan din. Kasi yun, narinig ko yung rhymes niya na hawig talaga sa Bone Thugs and Harmony. Yun lang yung ano, yung marerequest ko kay Sir Basti. Takina mo, bakit ka ba napanganak sa mundo? O tagalit ako, netis bakwala ka. Umabot ako sa puto, nakakawalang gana. Habang umiiyak ka. Ito siguro patama to kay ano, kay Asi Pipe, no? Kay Spikes, no? Kaya si Sir Basti, isa rin to sa mga nagpahirap, no? At saka dun sa mga nakisawsaw, no?
isaw sa suka dun sa noong kasagsagan ng initang distrakan. Balik mula sa gitan, gagaran sa mukha parang kesong sariwa. Hindi ang babalatan mukha mo parang usa mo po sa nasuka. Pag sumisigaw, sa mga kala mo tapos na. Ninon, suka. Asin nun, sir. Takot mo, kaluluwa mo, kumampina. Mga K-pop na bata, sagat-sagat sa yabang. Wala pis-pis, tangina mo ka, ilabas mo ang tapa. Ilalagay ko ulo mo sa may bilog na garapo. Habang mata mo ay dilat na kasubo ng microphone. Buta gagawin ko yung torture na wag usawa. Habang nanonood ang iyong anak at ang asawa. Makaluman na magsakan ng iba. Masakir yun ah. Ano ba tawag doon? Yun ang atake. Parang minasakar yung ano. Pagsako dito bawat bari tatagos sa sabi. Ito, isa rin ito sa mga narinig ko kagabi. Galing. Kapag hindi na kapag sa pagdilim na paningin ko sa tingin mo. Kayo na pinakamalakas. Mga ungas na puro bukalang at madalas. Umas takali na sa tugatog at nasa taas. Pero di kayang sabayan levelong aming antas. Sa kintanggal yung angas nyo kapag nakasubukan. Walang panamay ang estilo nyo nakapikat lang. Itatagal ang mga to hanggang magkaubusan. Lalamang-lamang kayo o laro paso. Putan. Babawi lang na pagka million views na ang naabot. Kaso ng mga bobong rapper na di makasagot. Nakakaumi daw ang distract at nakakabagot. Ang daming palusot, ayaw pang umaming takot. What's up mga pendejo? Kilala niyo pa ba? Ang mga nagpasimulo, ang mga nagumpisa. Mga naunang pumalasop ang insulto mong tao. Nagpahinga lang kami ng konti. Hoy, di ba kami tapos? Yun, di ba? Akala kasi ng mga kalaban no, no, na nagsitigil na yung mga Dunggalo Records no, sa mga gentong klase ng distrakan. Akala nila talo na. Akala nila wala na. Hindi na re-respect. No. So ito yung pinakamalupit na pagbabalik. No. Ano, madugong pagbabalik to. Madugong pagbabalik ng Dunggalo Records with Alona Cartel. No, mga kapit. So, patay. Mukhang gaganda na naman ang rap scene, ha. Mukhang magiging masaya na naman to, ha. Pinaming iyahang balos, letra na bumabas na. Di kami nagyayabang, mananatiling simple lang. Ikaw na rin ang nagpasyang. Papursige kami at sa mga bilib sa'yo. Fuck you, pakisabi. Tangangin dyan sa utak mo, ikaw ay nabrali. Mr. Hotel, kung may kanyarisi mo, kaya sita. Tama ba, mga sir? Pa-comment ako eh. Alam ko hindi alter ego to. Di kayo nakita ninyong di pasibol mga bunga. Tumingin sa salamin, sabihin mong akala di masagana. Si fuck shit, sino nga? Akala ko si Crane, hindi pala. Huwag mong balik na rin. Mahulog ba ng corona? Respeto sa amin pa rin. Di mo kayang buwagin ang father naming binoo. Basbasado ang alcona. Tangina nyo! Sa mga nagbabalak na kami ay kalabanin. Kumbadaan na kayo, ambush to, huminga na ng malalim. Kat ito ang huling antungan ng... ano na to, bata na to. Bangistin, may ano to, may potential to. Kabubuan nyo sa rap scene. Mabakaawan na kayo't umiyak habang di pa dumidilim ang kami paningin. Kahit subo ka pang pumiglas, hindi na rin makakatakas. Mga umas na nagangas sa amin, di kayo makakalagpas. Wala nang swerte pa sa malas kaya. Ito no mga ka-review, may potential to. I think pwedeng panapat to kay ano eh, kay Smagol. Pero kahit sabihin na natin distansya, malayo ang distansya ng agwat nila ni Smagol. Pero kung hahasain to ng Dunggalo, baka nandito lang, dito lang ang natiilong. Dito lang sa batang to. May panapat na. Di na makakaligtas, minamalas nyo, kabubuan nyo, kaya ngayon magbabakas. Kaya iyak ka na po, upo. Makinig sa mga sinasabi, buko, bugo. Mga bilat, iba'y mango, umo. Puro-burak ang laman ng mga sintido't bungo. Kaya putang ina, di kayo dapat respect.
pituin. Wala kayong alam kundi kultura ay babuyin. Napagsin nyo ay tuhugin at durugin at ubusin para di na marinig mga basura nyong tugtugin. Hindi na kailangan namin ang palakpak. Mas gustuin ko pa yung maglaklak, yung sirain kami. Huwag na magbalak, maukos si Manny, mabilis manapak. Tagabakulod ni Disuta, mabangis din kami ni Puta. Mapatagalog man o sigan, ano na lingway, mayara kami ngay suka. Magsakan to ng mga hitman, puro putok ang palitan. Dito sa amin pagitan, putang ina parang may sinapian. Hinayupak ang ina, ang hindi gagalang alisan na. Sanay kami sa katayan, basagan na bungo kaya ratrata na. Marami lumabas na bading, yung sikat na uwaw na ulan sa pansin. Mas gusto ko na rin, nabanggitin nyo sila yung dapat ito. Maraming lumabas na mga bading. Ang hindi gagalang alisan na. Sanay kami sa katayan, basagan na bungo kaya ratrata na. Marami lumabas na bading, yung sikat na uwaw. Maraming nakulang sa pansin, mas gusto ko na rin. Kasta nakulang sa pansin. Maraming lumabas na bading, kasta nakulang sa pansin. Nabanggitin niyo sila yung dapat dito pakalisin. Sila yung may saya rin, kung bakit maraming bading. Lahat kami dito sila yung may saya rin, bakit maraming bading. Aning na magaling, tangin na nyo sarap yung barilin. Dito sa aming palagdasan, ang umarang sagasaan. Ang lahat ng tampalasan, kung tangin na nyo yung pinagsisikatan. Nang araw, mga langaw, o baka gusto nyo pumanaw. Huwag na ang araw sa unang higa sa kabaho, kami na niresan na dalaw. Huwag na panahon na para ipakita kung ano ang kaya kong gawin. Walang alinlangan kung sasagasaan ang bawat harang kaya tumabi. Mga napastangan at mga tampalasan ay paparusahan ng sa ganun eh. Isa-isa magsialisan ang mga iyakin at mga pabidang hindi makitaan ng galing. At ang mga bonjing at taita ay magreprekta na sa basin. Kung sa palaliman ikay pangkaraniwang isa kami mga pating. Wala ka ng patutunguhan kasi tang ina wala. Okay din yung mga agente no, nagkakaroon ng sagutan, distrakan. Pero sana huwag humantong dun sa sakitan talaga sa personal no. Lalo-lalo na kung magbubukas na uli, no? O mawawala man yung pandemic, maging malaya na yung lahat, no, mga ka-review. Sana huwag kumantong sa gano'n, no? Sana magkaroon na ng peace talk sa pagitan ng ibang kampo at sa kampo na to. Nagkakaroon lang naman kasi ng gento, kaya naglabasan yung gento dahil sa pagkawalang respeto ng mga baguhan, mga ka-review. At marami din kung maaalma ang baguhan sa Tunggalo dahil sa mga ginawa ng mga nakaraang mga pausbong na rapper, no? And besides, lalo na sa flip top, di ba? Ginagawa silang verse, no? Nialagay sila sa verse para ipang-atake dun sa kalaban ng katunggali niya dun sa flip top din, no, mga ka-review. Kaya minsan, kahit nananahimik na, nagkakaroon sila ng idea para magbalik uli dahil kumbaga tahimik na eh. Andun na yung ano nila, yung pamumuhay nila sa ganong aspect ng mga kanya-kanyang buhay. Tapos biglang may maglalabas na ganon, biglang may maririnig na ganon. Pero hindi ako ano dun sa ano ha. Kumbaga inaano na nila yung way na para lumabas yung mga dungga. So yun, at tingin ko hindi naman siguro aabot sa ganong ang dating. Mga batang basaway, bubutaksan sa tuhod at paluluhurin sa asin. Mga mahinang nilalang na mahihilig magyabang mga hangal sa gantong lang. Si Ron Henry to ah. Ang nilalang na mahihilig magyabang. Kamukha ni Ron Henry. Ang mga hangal sa gantong larangan kami ay halang. Malamang sa malamang kami dito ang lamang. Wala sayong rumirespeto. Malamang sa malamang kami rito halang. Okay, parang ano na, ang mukha mo si Badam, mga feeling sikat na umiinang inadaliri ko'y nakangarap. Sa iyong dalawang mata, walang bilang, puro panggap. Ganap ka ng tanga, tigilan nyo na ang pag-rap. Mga wak, iyakan na! Mambababoy ng wagas, magsasaboy ng gaas. Pagsindi sa tindi, tiyak maapoy ang labas. Para'y wala kang pag-asa na sa'kin makaligtas. Kahit na magpakahas sa kamarahil ay pigtas. Ito'y pugutan ng angkan, tatatak sa alaala na Maestro. Pag-usapang rido, bawal mag-alaala. Lunod ka sa alpabeto, sa simpleng abakada. Sa lalim ng baybayin, kakailanganin alibata. Hangarin pagkahangin ay harangin, di ka bata. Gayatin ang gayatin. Ito, ginamit niyo yung mga unang ano no, yung mga unang letra ng mga ng Pinoy, no, ng Pilipinas. Kumbaga, ito yung alibata ng mga katayin ang di makata ng tuluyang matauhan. Pagkat di payang sapat
Kaya sukdulang nagtago na at ginawang pataba. Mararamdaman mo so, ang presensya. Seryoso yung pagkaagawa ng MV nito, no, mga kapatid. I think maduduktungan pa to, dadami pa to at magkakaroon to ng ano ng sagutan na naman, no? At masayang-masaya na naman kami mga reviewer. Tiyak nakitil kapag ako nagsintensya. Ang tagal nagpigil kaya ang daming reserba. Bilangin ang basyo bago mo gawing ebidensya. Nakanaputang inahimbot, sige hali kayo dito. Ako magbibigay sagot kung ba't kayo naparito. Para litisin ang hukong pagkakamali nyo. At ang kamatayang hatol nyo ay mapadali ko. Di na kayo pagbibigyan na pagkakataon mabuhay. Libingin nyo sa rap game, sa inyo rin ipapahukay. Huling habilin pakisabi na sa mahal ninyo sa buhay. Ano mang oras yung mundo nyo ay mawawala na kulay. Mga naghahaba ang sumay nyo ay sa amin mababali. Tsak madudurog sa amin ang mga magbabalak sumagi. Ang katawang lupa nyo't kaluluwa dito ay mahahati. Para may 6 na raan at 6 na buta, 6 tablo na sumapi. Dunggalo sanda madapat ako na pamilya Madrigal. Mamamatay wak na rap pagdating sa lirikal. Ngayong nagsama na ang mga naturing ang kriminal. Kalalagyan nyo sa amin ay paniguradong kritikal. Bilang isa sa pinakamahusay na alagad ng dungan. Eto si Idol, puta. Pass. Idol talaga to, puti. Ibahin natin ang tema, mga tenga. Please, mabilis na pakihanda nyo. Ganito mang tripastig. Misan may pagkatarantado. Pag nagpapuhin ng mga banang diretso sa pagmumukha mo. Ganito talaga ako kumananag. Baka bago na tunog, dipilit ang mga bara. Nahinain, baka babusog, katakanagog. So ang mga rima, kutakada. Kung basa kamay sa lakas, patangay. Ngayong kaso, mabay. Ngayong pako, sanay na ako. Sa panaylang paso, katay ka. Nakakamiss yung alter ego niya. No? Lalabas kay alter ego niya dito. Ay, hindi pala. Pinakinggan ko na nga pala to. Parang hindi yata lumabas ang dito. Walang aking mga galamay. Hindi ka pwede na sumali. Puro pa bebe ang iyong atake. Malapit na itong umabante. Kapos dumali. Bawal ka hindi. Hindi ko alam kung ano, no, mga review, no. Yung boses niya sa alter ego may similarity kay Tiwakal at may similarity rin kay Butch, no, mga ka-review, grabe. Grabe galing ng batang to. Pero mo kaya niyang, ano, kaya niyang gumawa ng isang kanta na siya na rin yung nagpo-chorus, siya rin yung nagra-rap, no, mga ka-review. Malayo mararating itong batang to, ni Boss Balasubas, no. Sana, ano, maging humble lang siya at talagang laging fit on the ground, no, mga ka-review. Usapan dapat si ba? Kaya yung inaabangan ito mula live stream, kanta, lahat na ano, laging naka ano lan, laging naka bell, naka remind sa akin yan, pati kay Tiwakal, Dunggalo Records International, Dunggalo Records channel, and yung kay Sir Andrew E, yung ibang mga kay Diablo, kay Wang Budis, kay Salpakuta, halos lahat ng mga ano ng Dunggalo naka remind sa akin. Kaya nung una nanonood-tood lang ako ng mga ka-review. Eh, nanonood-nood din lang ako ng tawag ito ng mga review. May minsan may bias, may minsan naman may okay, may bigat ng sinasabi. And kaya ako pinasok yung pag-review dito dahil mukhang dito maganda yung may content. Marami kang masasabi and besides, ito na yung pinagmulan kong kultura nung ako'y bata pa. And up to now, kahit ako'y nasa edad na, is ito pa rin yung pinakikinggan kong mga kanta. Bihira lang kasi talaga akong makinig ng mga ibang genre. Ito na yung talaga kung nakikita akong napakaganda ng lalo na sa beat kaya yung mga delivery ng kanta. Talagang pinakikinggan ko yan. And sa iba naman, hindi ko na halos kahit dumaan yung dito, kahit mga ano, hindi ako nakikinig na talaga ng ibang ano. Kasi minsan parang naririnig yung mga verse na naririnig ko na sa iba tapos maririnig ko pa uli doon sa kanta na yon. Yun ang ayaw kong minsan na pinakikinggan. Bakit wag ang binakita daw matindi? Nasaan? So dapat putang ina kayo na ba? Ganun na lang pala kasimple. This is Expert Option, the best online trading platform.
So dito no mga ka-review, tanong ko lang no, medyo tanong, medyo sana maano to ni sa boss Balasubas. Kapag ba inoperan or in-invite no ang isa sa mga Donggalo or si boss Balasubas na sumalang no under Flip Top no, is papayagan kaya siya ng mga kasi di ba si Diwakal nasa pumasok na to ng sunugan no, si Ken Magat pumasok na ng Flip Top, pumasok pa rin ng sunugan, and Bahay Katay din, and I think si ano nagbahay Katay din yata, hindi ko alam kung nagsunugan na to eh, si Diwakal no, and meron pang mga ibang Donggalo na pumasok din no sa Flip Top. So kapag ba si Diwakal is in-invite or pera no, hindi natin ano na sumalang sa Flip Top, is tatanggapin niya kaya? Tingin niyo mga ka-review. And siyempre hindi pa naman natin alam kung talagang under na talaga o may kontrata na talaga siya sa Donggalo Records no. And pa-comment lang po no mga ka-review kung tingin niyo, kung ano sa tingin niyo, gagrab niya ba 'yon o mas mananatili na lang siya na maging gantong gumagawa ng mga music na mga ka-review. Pero sana no mga ka-review, patuloy pa ring maglabas si Boss Balasubas ng kanta, si Kiki Ibarra, yung mga bago na sumibol talaga at nakilala nung panahon ng Distrakan, si Boss Basti at yung iba, si Wangu, si basta lahat ng mga talagang lumaban nung Distrakan. At patuloy pa rin silang maglabas no, na para may mga abangan tayong mga kanta. Alam kong nainip kayo sa kakahintay, okay, kung kailan ko sabay ipagbabantay ang mga paa ng mga buwaka ng ina. Oh, heto na ako lahat ang dana bahay kung sinognog, sila daw ang pinaka malupit sa buong Pilipinas. Batong sarap game, paglabas ko sabay-sabay ang mga ulul na nagsilikas. Nung una ang titikas, lahat ay maaangas. Fresh ng mga oko at mga alahas. Akala mo kung sinong dinakain ng sardinas, masyadong ignorante sa kalang dinaranas. Kahit na magbihis, mayaman pa kayo. Akala ko mga ka-review, papansinin ni Puts yung mga atake ni Ace Pipes no? Kasi grabe yung inatake niya ron. Puta. Ano talaga, hari talaga. Kumbaga sa gangland o sa gangster, siya yung pinaka-pinuno. No? Siya yung pinaka-may hawak ng grupo. No? Ka-review. So, eto mga to, galamay lang to yung mga atake talaga sa kanya. Gago, mga mukha pa rin kayong basurero. Kahit na ibang ligo nyo ay pabango, mga dugyot pa rin tignan sa mata na totoo. Wala sa sikat yan o taas ng narating. Kung dapat ba ang sagutin o ako'y magaling, kasi rock game to, hindi to vlog mga batibot. Di nyo ko mapapang kasi di ako natatako. Gonna fry this boneless tuhog ang kalamare. Palakpak lang ang hapol nyo, hindi ka kalapate. Typical na rapper na obsessor flex. Ako utang ginagamit ko Professor X. Wala ka ditong magawa, bakit hindi kayo magtambling? Yung egg gonna bounce back sa bugaman ng spandin. Yan iba bandera kanta nyo na puro amat. Buradong mga pusing to, Charlotte Bobcats. I'm too deep, paano mo ko sisisirin? Taga Pampanga to, ikaw ang sisisigin. Basihan ng views nyo, tanginahin. May nagtanong ka sa akin, bakit yung tropa ko, kung tinanong sa akin, bakit daw mas nahihilig kong pakinggan yung mga kanta ng Donggalo? Pati ko raw pakinggan yung mga kanta. Kasi ilan lang naman nakakilala ko ha, at nakilala ko lang dahil sa YouTube. No, katulad ni Les Maglas, ni Looney, ni Ron Henley, Epix, mga ibang nasa Flip Top na mga kanta. Bakit daw hindi ko pinakikinggan din yung mga kanta nila? Sabi ko, hindi ko kasi trip yung mga ganong ano eh. Parang kumakanta ka ng sabong. Kaya hindi ko rin trip yung mga kanta na yung parang nagiging ano na lang, nagiging may maririnig ka sa ibang kanta na verse. Tapos maririnig mo rin doon sa kanta niya na same verse din. So, yun. Parang ayaw ko ng ganon. Parang mas gusto kong makinig ng kanta. No, iba-iba talaga yung laman ng mga verse na. He
Jiren. Mga saiba man kayong itinapat kay Jiren. No time dyan sa bangayan sa online. I'm wrong kay, sige subukan mong marong time. Huwag akong yabangan dyan sa quality prep. Kung egis kayong lahat sa tuwing reality check. Bitch, hipokrito mga hindut kayo, so fuck you all. Gabi-gabihan yung sa pera lang naghahabol. Nagbaliktaran kung saan merong mapakalabi. Don't give a fuck ko ang respect sa kanila'y wala. Ang importante makasabi sa umaangat. Kaya kami sa mga peke ay nakangarat. Huwag nang itago ang motibo at tunay na balat. Pagkat hangarin nyo ay kitang-kita na ng lahat. At ina ang titigas ng mukha. Mga walang pinag-aralan, palibas sa dukha. Iisa ang takbo ng utak ko. Kasi karamihan naman sa Donggalo talaga nakatapos siya. Ito rin si Jote, nakatapos din to eh. Alam ko eh. No? Marami sa kanila na may narating na talaga dahil lang sa rap, no? Talagang nagabayan sila ng tama ni Kuya, no, mga ka-review. Pala mga ugali nyo ay nagkatugma-tugma. Di maikakaila kasi masyadong halata. Kung sino pang tahimik siya pang nanghihila pababa. Dami nyong mauuto, tagahangan nyo pa. Piling malakas, bakit nasa Donggalo ka ba? You know? Yun yung ano, no, mga ka-review. Yun yung magandang binitawa ni Kid Rabis doon, no, mga. Yung feeling malakas, bakit taga Donggalo ka ba? O, diba? Yun yung, ano doon, yun yung panapos. Wala na, tapos na to. Gandito na lang talaga yung rap scene. So, yun mga ka-review, isa na namang magandang track ating napakinggan mula sa Alona Cartel featuring Donggalo. MDPK, Dados, M, Kibil, and produced by. Lagyan nyo na yun. No, mga ka-review. At naandito rin si Tiwakal at si Balasubas, si Basti, at si Travis. No, mga ka-review. Isang napakagandang track ang inihain sa atin ng Donggalo Records. Ng kampo ng Donggalo Records. At sana'y magtuloy-tuloy pa to, no, mga ka-review, nang marami tayong ma-review. At marami ring mga kanta na pwede ko pang i-review na wala sa, na meron sa kanila, no, mga ka-review. Iikutin natin yan, iisa-isayin natin, iimayin natin yan. So hanggang dito na lang yung aking video reaction sa track na ito. So, Donggalo lang sa kalamang.